Yo, so magandang araw mga kasawon. So napakaganda ngayong araw ngayon, no, dahil may papakita akong bagong ginawang dual D12. Ito. So ngayon, bibigyan ko kayo ng sukat nito. Baka type nyo gumawa o gusto nyo gumawa ng ganitong design. Yan, yung baba nyan, ito, naka L14 po yan. Tapos yung dito niya may harang yan dito. Bali yung singawan ng speaker na to, dito siya lalabas. Saka dito rin naka L40 din to. Minodify ko lang sa loob. Tapos dito yung singawan niya. Ayan, so may LED pa yan sa loob. So ngayon, bibigyan ko kayo ng sukat nito. Baka type nyo gumawa ng ganitong box o gusto nyo. So, bigyan ko kayo ng sukat at yung ano niya, yung haba niya, basta sukat. Paano masabi? So, ito na mga kasounds, ayan. So, pakita natin muna dito. At sa kayong likod niya. Bali, naka-speak on na yan. Ayan. Ayan, medyo madilim lang. Okay. So, umpisahan natin dito sa harap yung bukal niya. Ayan. So, sa harapan niya 16 inches. Ayan. Ayan, 16 inches yan. Ayan. So, ganun din yung kabila. 16 inches. Yung kabuuhan niyang buka, pero yung sa ano niya, kinabitan ng speaker yan, 15 lang yan. Tingnan mo. Okay, so yung ano naman niya, lapad niya dito sa likod, ito yung lapad niya sa likod yan, 18. So 18 yung lapad niya sa likod. Ayan. So, kabilaan. Ganun din. Ayan, 18. So, dito naman tayo sa ano niya. Yung tangkad niya. Ayan. So, yung tangkad niya is nasa ito. Hindi ako focus. 41 and a half. Yan, 41 and a half. So, pwede nyo rin siya i-adjust. Kasi, ginawa ko lang kasi ito. Kasi, ano, bali, kinumpute ko yung sa Twitter. So, kung gagawa kayo ng ganito, magdepende na lang sa inyo kung anong style ang yan horn yung ikabit nyo. Kung gusto nyo yung pa mas mababa nito, o bili kayo yung may malapad lang na Twitter, hindi masyadong ganito, hindi ganyan kalaki. Ayan. So dito naman sa ilalim, doon sa pinaka L14 niya. Okay. Okay, ito na. Ginagawa mo! Ayan. So yung sukat niya is 13 inches mula dito hanggang doon sa naka L niya pa taas yung cutting natin. Yan. So bali mula sa likod ano lang nasa 1, 2, 3, 4 inches and a half yung likuran niya. Ayan. So ginawan ko lang siya ng ganyan design para medyo maiiba naman. So ano, mula dito naman sa design niya, kung gagayahin nyo itong ginawa ko, 10 inches. Ayan. Ayan, 10 inches, tapos guhitan nyo dito, tapos kuha kayo ng
ano yung pwedeng gamitin nyo dito pang sukat nyo pupunta dito sa baba, hanggang makuha nyo yung bali 1 inches ata itong pinuha ko. Ayan. O 1 inches. What? Tapos ganun din dito sa baba. Ayan. 10 inches din yan. So ang paggawa pala nito, ang pag-cutting nito, bali sukatin mo dito 10 inches, guhitan mo 10 inches din sa baba, at guhitan mo rin dito, tapos kuha ka ng 5 piso, yun yung ilagay mo dito sa kabilang linya, bali naka 0-0 lang siya dito sa guhit, saka dito, tapos guhitan yun yung pa-curve, ganun. Ginawa ko 5 piso lang. So sa kabilaan, ganun rin. 5 by 10 inches. So 10 inches. Ayan. Ganun din dito, 10. Para pantay naman. Ayan. So ang yung nasa likod naman, mula dito sa taas hanggang sa baba. Ayan. Ay, na. Nasa 16. Guhitan mo dito, tapos guhitan mo din dito sa 18. Tapos bilugan mo yung gitna, ayan. Lagay mo yung speak on terminal. Pwede rin yung bind post. May bilog din yun, tsaka may rectangle ata yun. So yun yung sukat ko. Ayan. So kung gusto nyo tong gawin, so ito na. Napaka simple lang to. Bali sa ito, isang box, isang marine plywood lang. Tapos dito, ganun din, isang marine plywood. Bali, compute nyo siya bago nyo lagariin. Yan, kasi yung paggawa ko dito, lagari lang, kumbaga mano-mano. Yan. Medyo maganda rin para sa akin. Iwan ko lang sa inyo. Kung nagagandahan nyo to, please like and subscribe sa ating channel para mas lalo tayong ganahan na gumawa ng iba-ibang klase ng design ng soundbox natin. So yung Twitter ko naman ginamit, sukatin natin siya. Yung taas niya is nasa yan 8. Ano pala to? 9 and a half by 8. Ganun din sa kabila. So yung kinabit ko ditong driver unit, yung ano lang, yung pang budget yun. Bali sa itong design na to, ito 5 pesos, ano mo lang, tapos circulan mo nang gamitan mo ng bullpen, lapis. So dito ganun din, 5 piso magkabilaan. Tapos ano mo siya sa roller, bali itap mo yung kabilaang lolo niya. Ayan, tapos padaanin mo sa zigso kung may zigso ka. Kung mano-mano lang, pwede rin naman mano-mano. Tapos gamit ka lang ng liha, yung numero 60. Tapos pag finish, ano na, yung 800. Ano mo dito, bali i-roll mo yung liha, tapos pasok mo dito, ganunin mo lang. What? Mga hasain mo lang hanggang sa makuha mo yung tamang pantay na. So yung speaker natin pala nito is ano to, Kusundra 400 watts, ito, di Lucy.
Yan. So sa mga nagtatanong kung maganda ba yung Kusundra, napakaganda po yung tunog niya. Sumuko na po ito yung Kusundra. Ito, Kusundra. Yan. Kasi ano ko na, nasubukan ko na talaga, kaya ito yung palagi kong pinamatch pag gumawa ako ng dual. Din sa baba naman is yung GT12, yan, Kibler D12 300 watts. Ang napansin ko lang dito sa GT12 is mas malaki pata yung ano niya, voice coil, at saka dito sa Kusundra 400 watts. Ayan. Pero yung tunog niya halos magkasing lakas lang. Kasing lakas lang silang dalawa.